So yun, good day mga ka-ideas. So bali sa video natin na to, meron lang tayong susubukan na isang tools. Kumaga tools for unclogging or powder clogging. So mako-consider natin to bilang isang plumbing tools. So this time susubukan natin siya kung gaano ba siya effective or effective ba talaga siya. Susubukan natin siya sa baradong, lavatory o lababo. So ito siya mga ka-ideas. Yes, bali nakita ko siya sa isang online shop. So sa mga famous na online shop sa ating bansa dito sa Pilipinas. So ito for the clogging purposes. So titingnan natin siya magdiyos at susubukan natin siya sa araw na ito. So standby lang kayo magdiyos. So bali ito siya. So tinanggal natin siya sa supot. So bali dalawang size siya or dalawang sukat, isang maikli at isang mahaba. Ayan. So ito yung mahaba mga ka-ideas. So I think mga 1.5 meters. Then ito siguro mga 60 cm. So ganun siya mga ka-ideas. So ito yung bali yung function niya. Once na mag-ooperate tayo. So yan siya mga ka-ideas. Kung titingnan mo yung dulo, nag-expand siya. Na siyang maaaring makapagkuha ng kung ano mo nakabara. Yan siya mga ka-ideas. At ito yung kung paano siya natin siya i-operate. Ipapush lang natin siya. Yun. Habang pinupush natin siya, nag-expand din siya or may lumalabas na expander. Yun. Bali, apat siyang ano. Yun, apat. Yon. So ganun din yung mahaba mga ka-ideas. So yon, tara, subukan natin siya. So bali, nandito na tayo mga ka-ideas sa location kung saan tayo gagawa. So ito siya mga ka-ideas. So yan, so titingnan natin kung ano yung problema o kung ano yung cost ng bara niya. So okay. So yun, barado nga siya mga ka-ideas. Kumbaga dito siya nagpa-close sa ilalim na dapat dun sa babay. So kumbaga hindi pa kasi nakaseld yung pagitan ng sink at ng improvised na PVC quick wrap. Na tayo rin ang gumawa niya mga ka-ideas at may video din tayo niya mga ka-ideas. Ito lang ang yung problema dahil mukhang hindi natin magagamit yung expander.
ng tools natin. Iba yung type ng basket strainer na nakakabit. So, yung next layer niya is nakapix. So, yan, kamulit yung ideas. Masitip o maaaring may papasok lang natin yung tools natin pero hindi natin ma may lalabas na limbawa may nakwash ng object o yung bara in case na makuha natin yung bara. Ang mangyayari, susundutin na lang siguro natin para maitulak, halimbawa yung mga namuong sebo. At po, yun o, ang ramdam na ramdam natin na mayroon ng mga namuong sebo o may bara talaga. So, ramdam natin mga ka-ideas. Next step is tanggalin natin tong plug ng ating PVC pitrap. Ayun o. Kita nyo mga ka-ideas yung sebo. So medyo kadiri kung di ka sanay sa ganito mga ka-ideas. Ayan o. Yung mga namuong sebo. At siguro yung kasama, napasama na rin yung mga napahalo na rin yung mga nestack up na kanin hanggang sa namuo siya mga ka-ideas. So yan. So yan yung naging post ng pag-plug o pagbara ng lababo dito sa part ng PVC pitrap. At ito, so ito yung naging purpose din pala ito para ma sa ganitong ano. So hindi na tayo nag ano ng kamay natin. Hindi na natin dinukot ng kamay. So nagamit mo din natin yung tools para dyan. Ayos. At sa tingin ko mga ka-ideas, mayroon pa siyang mga tira-tira. So, halos may nakikita pa ko sa loob na mga paunti-unti o may mga namupang sebo. So, sisiguraduhin natin mga ka-ideas na talagang malilinis natin yung loob ng tubo o ng PVC. So, para sa assurance na talagang success yung pag-unclog natin itong laboratory. So, yun. So, sundutin din natin dito sa area ng outlet, papuntang outlet to make sure na ano maluwag na talaga yung daanan ng wastewater natin mga ka-ideas. So, yan yung mga step by step na kailangan gawin natin. Bali dito natin masusubukan yung flexibility ng tools na gamit natin. So, hindi man natin nagamit yung expander niya o yung galamay niya. Yung flexibility naman para ma-access niya yung pasiko-siko na sinusundot natin. So, big factor din yun para sa nagagawa ng tools natin mga ka-ideas. Thank you.
Parang nakita ko na maganda na yung flow ng tubig mga kaibigan, so ibig sabihin okay na, kumbaga nalinis na natin yung mga nakaharang panasibo. So masusubukan natin sa mga kaibigan once na binalik na natin yung plug ng improvised na dual key trap na ginawa natin. So yon, try natin. So wala na siyang backflow mga kaideas kung makikita nyo. Yun, so kita nyo wala nang backflow. At kita nyo naman kung yung mga object na nakabara o yung mga sibo na naman mga kaideas. Yan o. Oh. Halos nanigas na sila. Kaya yun. Yun na yung naging cause ng bara. At suwabe na rin yung flow ng tubig. You know, success mga kaideas. Ayan, success yung unclog operation natin. So yun mga kaideas, although di natin nagamit yung expander ng tools o yung galamay niya, inagamit naman natin yung flexibility niya. Kumbaga, nagamit natin siya bilang pangsundot para may tulak hanggang sa matanggal natin yung bara ng lavatory o ng lababo. So, tip ko lang mga kaideas, na sa sitwasyon na gaya ng ginawa natin, ay maraming paraan. So, dun muna tayo sa tingin natin na mas madali o yung hindi komplikado. Then, step by step tayo hanggang sa masolve o masolusyonan natin yung bara nito o yung ginagawa natin. So yun, bago tayo magtapos pala mga kaideas, shoutout ko lang ang ating masugid na taga-suporta ng ating channel na si Rem Conda. Salamat sa iyo. Shoutout. Salute. So yun, sa muli, at your service mga kaideas. Paki-like, share,
at subscribe na din po ng ating channel. At huwag kalimutan na i-click ang bell button para lagi kitang ma-update o ma-notify sa mga i-upload ko pang mga video or informative tips and ideas videos. See ya!